palagi? Napapanood ko ang inaangaan ko. Si Coco Martin. Coco Martin. Na ang serye ni Ruru Madrid na Black Rider at ang serye naman ni Coco Martin na Batang Quiapo ay dalawang programang mortal na magkalaban pagdating sa ratings. Kahit naman po sino, sobrang hinahangaan at iniidolo po si Sir Coco. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol! Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Tama, kailan lamang ay napasabak ang Black Rider star na si Ruru Madrid sa isang awkward at nakakahiyang sitwasyon. Nangyari nga yan mga kachika sa isang segment ng programang Unang Hirit kung saan sila ay namimigay ng paayuda para sa mga taong naapektuhan ng bagyong Karina. Sa hindi kasi inaasahang pagkakataon mga kachika, unintentionally siyang nasupalpal ng isang senior citizens na balak nilang tulungan. Ayon kasi sa interview na ginagawa ni Ruru Madrid at ng kanyang Black Rider sidekick na si John Lucas, walang pera or walang budget etong si tatay kaya hindi siya makabili ng TV. Kaya naman dito na nga papasok mga kachika ang paayuda ng Unang Hirit kung saan si Ruru Madrid ang nagbigay ng isang bagong 50-inch flat screen TV kay tatay. Ito yung nakakatawa dito mga kachika. Pagkabot na pagkabot kasi ng brand new TV na ito ni Ruru Madrid kay tatay, agad niyang ibinida ang kanyang seryeng Black Rider. Binga dyan ni Ruru mga kachika, ayan tatay, makakanood ka na ng Black Rider. At sumigunda mga kachika si John Lucas, yung kanyang kasama, kung saan tinanong nito, tatay, nanonood ka raw ba ng Black Rider? At dito na mga chika, hindi sinasadyang masupalpal o maipahiya ni tatay si Ruru Madrid. Matapos kasi nilang tanungin si tatay kung siya ba ay nanonood ng Black Rider. Ang sagot ni tatay, mula noong simula, ang hinahangaan ko, ang pinapanood ko, si Coco Martin mga chika. Panoorin nyo ito. Paano ka manonood ng Black Rider yan kung sira TV mo? Hindi o, kung bibili ng bago, wala kaming budget. Ah, hindi. Huwag kang mag-alala tayo dahil nandito ang Unang Hirit. Chika. Sa totoo lang, natawa lang dyan si Ruru Madrid. At nakita ko, siguro may konting kurot sa kanya yun. Kasi syempre, nakaka-insulto yun eh. Baga siya yung nagbigay ng paayuda, siya nagbigay ng TV, para nga daw mapanood na yung kanyang seryeng Black Rider. Tapos yun pala mga kachika, ever since, hindi siya ang pinapanood ni tatay, si Coco Martin pala. At hindi naman nalingid sa kaalaman nating lahat na ang serye ni Ruru Madrid na Black Rider at ang serye naman ni Coco Martin na Batang Quiapo ay dalawang programang mortal na magkalaban pagdating sa ratings. At sa pangyayaring din yan mga kachika, personally tingin ko ha, ang pinaka na insulto dyan yung programang Unang Hirit kasi sila yung namimigay ng mga paayuda na yan nung tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya naman matapos maganap ng eksenang yan mga kachika, agad na tinakedown yan ng Unang Hirit. Kumbaga binura nila yan doon sa kanilang programa. Siguro dahil alam nyo napahiya sila. Tsaka in some way mga kachika parang napopromote pa si Coco Martin doon sa kanilang programa. Aside naman ni tatay mga kachika, hindi ko rin siya masisisi. Kumbaga hindi niya naman sinasadya na mabanggit si Coco Martin. Nagpapakatotoo lang yung tao eh. Paano kung si Coco Martin talaga yung idol niya tapos hindi niya naman kilala itong sila Ruru Madrid tsaka si John Lucas na umi-interview sa kanya. Malamang sa malamang mga kachika, sasabihin niya lang yung katotohanan. Ang masakit lang dyan mga kachika, no? Feeling ko hindi aware si tatay na ang Batang Quiapo at Black Rider ay mortal na magkalaban. Kasi nga kagaya nung sinabi niya, diba, ever since Batang Quiapo na talaga yung pinapanood.
pinanood niya. Ako personally mga kachika, eh wala naman akong pinapanigan sa dalawang yan. Kumbaga pareho natin silang dapat suportahan. Yun nga lang ano, minsan talaga eh hindi maiwasan or hindi natin may pagkakaila na siguro'y mas madami talagang fan si Coco Martin. Mas marami yung mga manunood ng Batang Quiapo kesa sa Black Rider. Pero in all fairness kay Ruru Madrid mga kachika, eh hindi naman siya napikon dyan nga sa eksena na yan kay tatay. Actually, meron pa nga siyang inirelease na statement kahapon lamang kung saan sinasabi niya na okay lang daw kung talagang hinahangaan ni tatay si Coco Martin. At higit pa nga dyan mga kachika, mismong siya ay umamin na siya ay isa ding fan ng magaling na aktor. Ito yung buong sinabi niya mga kachika. Kahit naman po sino, sobrang hinahangaan at iniidolo po si Sir Coco. Maging ako po at alam po ni Sir Coco yun. Hehe, love you tay. Salamat pa din po tay kasi kabisado niya ang pangalan ng bawat karakter ng Black Rider. Suportahan po natin ang lahat ng mga programang gawang Pinoy. God bless everyone. Diba mga kachika? Pero for me, ha, siguro may konting-konting kurot sa kanya yan. Kasi syempre nakaka-insulto din yun eh. Pero in some way, imbis na magmalaki siya or alam nyo, makipag-compete siya kay Coco Martin, eh nag-concede siya mga kachika. Yung nakapagpabilib nga dyan sa akin, eh nung sinabi niya na kahit sino naman, eh sobrang hinahangaan at iniidolo si Coco Martin. Which is a good thing for me mga kachika kasi kahit nga magka-rival sila pagdating sa mga manonood, eh ipin-remote niya rin dyan mga kachika, hindi lang yung Black Rider, pero lahat ng mga programang Pilipino. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag nyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.